We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag amale mayap agat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa ilaga at gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Petisyon sa aumento sa minimum wage sa Region 1 sumasa ilalim na sa public consultation. Makibalita tayo live kay Russell Simorio. Russell? Chris, kung ang mga manggagawa dito sa Region 1 ang tatanungin, kulang na raw itong ang 400 pesos na minimum wage sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Kaya ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board mas busising pinag-aaralan itong ang plano na aumento sa minimum wage. Dating umi-extra sa pagiging construction worker si Arvin mula sa Dagupan City, pero dahil hindi permanente ang kanyang trabaho, pinasok niya ang pagiging water delivery boy na kumikita ng minimum na 400 pesos kada araw, pero hindi pa rin daw sapat ang kinikita niya sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin. Nakaka-stress naman yung araw-araw ng trabaho kasi laging pagod, walang pahinga. Kung sakaling tumaas yung sahod, mas okay kasi para naman makabawi yung pagod ng katawan. Nagsasagawa ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng DOLI Region 1 ng public consultation para sa petisyon ng aumento sa minimum wage. Kasama sa public consultation ang mga labor group, samahan ng mga business employer at iba't ibang sektor ng gobyerno. Para po marinig yung panig ng employer tsaka yung panig ng mga empleyado, sir. Kung kailangan magtaas or kung magkano yung itataas. Sa labor group, they are pushing to kahit konting increase po. Hindi naman kontra ang Metro Dagupan Chamber sa petisyon ng aumento sa minimum wage, basta kakayanin ito ng mga employer. There's also a social dimension dun sa wage increase. We understand also that our employees also need to cope up with the rising prices of goods and other things. No? So there has to be some sort of a bargain, no, between the two groups. Muling magsasagawa ng public consultation sa Dagupan City sa August 29 bago ang public hearing. Chris, March 1 itong taon ang huling magpatupad ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng aumento sa minimum wage. Kaya sa mga business establishment o employers na may mahigit 10 empleyado, nasa 400 pesos yung ibinibigay nilang sahod, habang 372 pesos naman ang sinasahod ng mga manggagawa mula sa mga business establishment na may maliit na bilang ng mga empleyado. Dalawang beses na magsasagawa ng public consultation dito sa Region 1 para nga sa planong aumento sa sahod. Unang isinagawa itong ang public consultation noong August 15 sa Bigan City. Umaasa naman ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board na aktibong makikilahok ang mga business sector at mga labor group sa isasagawang public consultation sa August 29 dito sa Dagupan City para mas mabilis ang mapag-usapan at mas mabilis itong ang deliberasyon. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Ilang guro sa junior high school sa Calasiao, Pangasinan magtuturo na rin sa senior high school. Nagbabalik sa report si Russell Simorio. Bukod sa renovation sa mga nasirang silid-aralan, isa ring hamon sa Doyong Malabago National High School sa Calasiao, Pangasinan, ang kakulangan sa bilang ng guro sa pagbubukas ng klase sa August 29. Kulang ng 7 guro ang senior high school. Inilapit na raw ito sa Department of Education Region 1. Kabilang sa contingency plan na ipatutupad ng paaralan, ang crossover sa pagtuturo. Ibig sabihin, ang mga guro sa junior high school magtuturo na rin sa senior high school. So we thought of
letting them cross-teach. So yung iba sa mga junior high school teachers namin ay kukuha ng mga loads ng senior high school. Yes, okay lang yun. Kesa naman lumabas sila. Sumailalim naman sa orientation at pagsasanay ang mga guro para sa crossover. Magmula po nung nagkaroon kami ng karagdagang strand dito sa school namin, nangailangan po talaga ang school namin ng extra teachers. So coming from junior high school, nag-under po kami ng mga trainings. Aminado ang DepEd Region 1 sa kakulangan ng bilang ng guro sa rehiyon. Puspusan naman umano ang isinasagawang hiring para matugunan ang problema. Tuloy-tuloy naman po ang pagtugon doon sa at ang instructions ng mula po sa ating VP, sa ating kalihim ng Department of Education, na tuloy-tuloy po na mapunan po ang mga bakanting teaching positions. Nauna nang sinabi ng DepEd Central Office na 9,000 guro ang kailangang i-hire sa bansa. Kasama si Henry Domincil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Mangalda National High School nakahanda na sakaling magpatupad ng outdoor classes dahil sa mainit na panahon. Narito ang report. Sa labas ng classroom, nagklase ang ilang learner ng Mangaldan National High School noong nakaraang school year dahil sa matinding init ng panahon. Isa ito sa pinaghandaan ng pamunuan ng paaralan ngayong nalalapit na pasukan. Sa ngayon, inaayos na ang learner's kiosk na magagamit bilang outdoor learning site sakaling tumindi pa ang heat index dahil sa epekto ng nararanasang El Nino. Parang extension na rin po ng classrooms just in case nga po at magpatuloy ang mainit na panahon, ay posible naman po na dito ganapin yung mga learning activities ng mga bata. Pinapawisan kami lagi tapos minsan nag-aagawan pa po sa air tikpan. Pinapayagan naman ng DepEd ang pagpapatupad ng outdoor classes. Samantala, tinatabunan na ng lupa ang mga binabahang bahagi ng paaralan. Mismong mga alumni ng paaralan ang nag-donate ng buhangin at lupa na gagamiting panabon. Ito ay preparasyon na rin po sa posibleng pamugaran ng lamok, lalong-lalo na tag-ulan na po, kaya pinapatabunan po natin. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Supply ng bigas, patuloy ang pagdating sa mga pamilihan sa Dagupan City. Ang detalye sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Mas maraming supply ng bigas na umano ang dumarating ngayon sa mga pamilihan sa Dagupan City. Ang mga commercial rice nagmumula sa probinsya ng Isabela at Nueva Ecija. Magandang balita ito para sa mga negosyante at mamimili. Ang aking bagay po, kasi sinabihan na po nila kami na by October, bababa na rin ang bigas. Unti-unti na lang yan, sabi nila. Pero sadyang mataas pa rin umano ang presyo ng bigas. Dahil walang trabaho pa yung asawa. Kaya magtipid-tipid. Giit ng mga rice retailer, asahan ang unti-unting pagbaba ng presyo ng bigas sa susunod na buwan hanggang Oktubre. Ganito rin ang nakikitang projection ng samang industriya ng agrikultura o sinag. Ito dependent tayo dun sa import ngayon. Konti lang yung inaani natin. Bukod sa local commercial rice, patuloy din ang pagdating ng imported rice sa mga pamilihan. Sa ngayon, nasa 48 pesos hanggang 55 pesos ang kada kilo ng bigas sa Dagupan City. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, lumakas at isa ng ganap na bagyo ang low pressure area na na-monitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang sentro ng Bagyong Guring sa layong 300 kilometers silangan ng Batanes. Kumikilos ito pa north-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Wala pang nakataas na wind signal sa alimang bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, mababa ang tsansa nitong mag-landfall pero posibleng lumakas bilang typhoon. Patuloy naman ang pag-iral ng hanging habagat na posibleng palakasin palalo ng Bagyong Guring sa mga susunod na araw. Base sa datos ng Metro Weather, posibleng ulanin ang malaking bahagi pa rin ng Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan sa Abra, Kalinga, Isabela, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija at Tarlac. Kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o paguho ng lupa. May tsansa ring ulanin ang natitirang bahagi ng bansa kabilang ang Visayas at Mindanao.
Samantala, mahigit 100 diabetic patients na posibleng tinamaan ng diabetic retinopathy nakatanggap ng libreng visual screening sa La Union. Tunghayan sa report. Taong 2015, nang madiagnose na may diabetes ang 60-anyos na si Aling Nieves mula sa Sudipen, La Union. Makalipas ang 4 na taon, nagsimula nang lumabo ang kanyang paningin. Malabo-labo pag walang salamin. Oo. Pero yun, mababasa ko rin. Yun lang, hindi ko mababasa ng maigi. 4 na taon na rin iniinda ni Mang Agustin ang diabetes. Dahil sa kanyang karamdaman, naapektuhan na rin ang kanyang paningin. Bumangon. Tapos pag tayo, maulaw. Sa monitoring ng Center for Health Development o CHD Region 1, tuloy-tuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit ng diabetes. Kabilang sa komplikasyon ng sakit, ang pagtama ng diabetic retinopathy na kumapabayaan hahantong sa pagkabulag. Kasabay ng selebrasyon ng International Sight Saving Month, nagtungo sa bayan ng Sudipen ang CHD Region 1, Ilocos Training and Regional Medical Center o ITRMC at Vitro Retina Society of the Philippines o VRSP para maghandog ng libreng visual screening sa mga diabetic patient. Ang iniwasan natin kasi is the prolonged uncontrolled of diabetes with increase in sugar level. Ay, ang complication niya kasi is ay blindness. Mahigit 100 diabetic patient ang naserbisyuhan ng free visual screening. Kasabay nito, ipinaalala ng health authority ang tamang pag-aalaga sa mga mata para makaiwas sa naturang sakit. Ang pinaka-importante para maiwasan yung diabetic retinopathy, kailangan talaga makontrol yung sugar. Para makontrol yung blood sugar, healthy lifestyle, so diet, exercise, kailangan araw-araw. Bantayan yung mga kinakain. Ugaliin din daw na magpasuri ng mata 1 beses kada taon para makaiwas sa anumang uri ng sakit sa mata. Mula sa bayan ng Sudipen, kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nagkwento ng kanyang karanasan ang 45-anyos na lalaki na hinihinalang unang kaso ng Philippine Pit Viper Snake Bite sa Pangasinan. Alamin natin yan sa report ni Russell Simorio. Himala kung ituring ng 45-anyos sa si Samuel Guzman ang pagkakaligtas niya matapos matuklaw ng Philippine Pit Viper Snake, isa sa mga species ng ahas sa bansa na makamandag. Kwento ni Samuel, habang nag-aayos ng kubo noong August 11 sa Barangay Lawag, Aguilar, Pangasinan, nagulat siya sa nakitang kulay berdeng ahas. Hinuli niya ang ahas at dinala sa kanilang bahay, pero natuklaw siya sa kamay. Nabigla ako nang may ano sa harap ko, may lumabas na ahas. Mm-mm. Kasi dati po, pag nakikita kami ng ahas, hinuhuli namin. Mm-mm. Tapos, ang prok alam ko, baka pwedeng ulamin yun, pwedeng ulihin. Kwento ni Samuel, mabilis umanong kumalat ang epekto ng kamandag sa kanyang katawan. Dinala siya sa ospital at nanatili sa ICU ng halos 2 linggo bago siya tuluyang gumaling. Pakunti-kunti, lumubo na po yung kamay ko, palaki ng palaki, nangingitim. Mm. Sabi ng iba sa amin, ay, baka pag inabot ka ng 24 oras, mamatay ka na dyan, sabi ng katbahay ko. Mm. Sa social media post ng Region 1 Medical Center, kung saan dinala si Samuel, sinabi nitong ito ang unang kaso ng Philippine Pit Viper Snake Bite sa ospital. Biniberipika na ito ng Pangasinan Provincial Health Office. Nagkaroon ng interdisciplinary collaboration ang iba't ibang medical unit ng ospital para sa mabilis na recovery ng biktima. Ayon sa PHO, maaring masawi ang isang tao sa loob lamang ng ilang minuto sa kamandag ng ahas. Very important na ma-identify ng victim ano po yung snake na naka
bagat po sa kanya kasi malaki po ang makakontribution ng information na yon. Samantala, tiniyak ng Center for Health Development Region 1 na may sapat na supply ng anti-venom sa mga ospital. Usually po no, sa mga toxicology center ng ating mga DOH hospital dito po sa ating region, meron po tayong mga supply. Russell Simorio, One North Central Luzon. 7 kataon naman ang naitalang namatay dahil sa leptospirosis sa Ilocos Sur. Nakatutok si Ivy Hernando. Ang isang maliit na sugat sa paa halos nagdala sa bingit ng kamatayan sa 36 anyos na si Allen Pisalbo ng Barangay 2 Vigan City. Nakaranas daw siya ng pananakit at panghihina ng katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat. Nagpakonsulta siya sa ospital pero sa ICU na siya dinala. Ang diagnosis, severe leptospirosis. Nakuha raw niya ito sa baha dulot ng nagdaang bagyong Egay. Hindi nalpas kami nga nagdalos dito, yung napana pala nagtrabaho. Hindi ko ang makadomingo pala ay nasuro makadomingo. Doon dyan, mariin na ako nga madin. Nakaapak raw siya ng bubog, pero lumusong pa rin sa baha na walang bota. Hindi rin siya agad nakainom ng gamot kontra leptospirosis. 4 beses siyang na-dialysis. Okay, gamyama na laingin niya po na ta, nalasata. Ito nga, kuhan, sakitin. Sa datos ng Department of Health ng Ilocos Sur, sa loob lamang ng 2 buwan, umabot sa 58 ang kaso ng leptospirosis sa lalawigan, kabilang ang isang residente ng Abra na tinamaan ng sakit habang nasa lalawigan. 7 rito ang nasawi, 22 anyos ang pinakabata. Mula 2018, ngayong 2023 ang may pinakamataas na naitalang kaso ng leptospirosis, pinakamarami rin ng bilang ng nasawi. Actually, it's alarming in the sense na for the past 5 years, kung mapansin natin, for every 100 cases, 10 yung namamatay. Kaakibat ng pagdami ng populasyon ng tao, ang pagdami rin ng mga basura. Ayon sa Health Authority, bumabagsak ang sanitation condition ng lalawigan at ito raw ang dapat na masolusyunan upang maiwasan ang anumang sakit gaya ng leptospirosis. 473 boxes ng gamot kontra leptospirosis ang naipamahagi ng DOH. Dapat raw magpakonsulta agad sakaling makaranas ng sintomas. Ayon sa Health Authority, hindi lamang sa ihi ng daga maaaring makuha ang leptospira, kundi maging ang mga infected na hayop tulad ng baka, baboy at aso. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Japanese influencer ipinakilala sa Japan ang pagkaing taho ng Pilipinas. Tunghayan sa ulat ni Ivy Hernando. Kung pagkain lang din naman ang pag-uusapan, hindi magpapahuli ang mga Pinoy sa dami ng pagkain na didiskubre. Mula sa mga putahe hanggang sa merienda. Sa inilabas na article ng Taste Atlas website, pasok ang 4 na street food ng Pinoy sa 100 best rated street food sweets sa mundo. Kabilang dyan ang banana cue, maruya, espasol at taho. Ang taho ng Pinoy na gawa sa silken tofu, tapioca o sago at brown sugar syrup o tagapulot sa Iloco. Umabot na sa Japan matapos ibida ng Filipina-Japanese at social media influencer na si Kaori Furusawa. It's my childhood memory. Every time I visit the Philippines, mostly Pasig, I always had taho in the morning. Gumawa rin siya ng kanyang bersyon at binigyan ng iba't ibang flavor ang taho. In Japan, we have tofu, we have brown sugar syrup, and we also have tapioca sago. So it's easy for them, yes, to adopt. Ang taho tinangkilik sa Japan. Because there are not many Filipino restaurants in Japan yet, so I'm trying to promote the Philippines, Filipino food and cultures as much as I can. Yan ang pagkaing tatak Pinoy, pero pang world class ang lasa. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, One North Central Luzon.
Samantala, mga UV Express na biyaheng Dagupan, Baguio, dinagdaga na dahil sa inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong pasukan. Ang detalye sa report. Magang nagtungo sa terminal ng van sa Dagupan City ang mag-asawang ito kasama ang kanilang anak. Maaga na raw silang bumiyahe pabalik ng Bugyas, Benguet para sa pagbabalik eskwela ng kanilang anak sa August 29. Mas maganda yun yung maraming sasakyan. Para hindi kami napipila na pasaheros. O no, pagka December yun, kailangan pila ang pasaheros. Kasi marami, kailangan kulang pa yung sasakyan pag December. Ayon sa pamunuan ng terminal, inaasahan na nila ang mataas na bilang ng pasahero simula sa August 29. Sapat daw ang bilang ng mga UV Express na biyaheng Dagupan, Baguio. May 5 ring modernized bus na bumabiyahe sa parehong ruta. Sana sir, sana marami pong pasahero na dadagsa po dito sa amin para naman lahat po ng mga sasakyan namin makargahan, lalo na yung mga driver. Oh, sapat naman siya sir, yung bilang ng sasakyan po sa mga pasahero. Nasa 180 pesos ang regular na pasahe. May 20% discount sa mga estudyante, PWD at senior citizen. Tiniyak naman ng AutoPro Pangasinan ang mahigit 1,000 miyembro na papasada sa nalalapit na pasukan. Kaya walang magiging problema ang mga commuter. 100% po yan. Paano yung mga papasada yung mga jeep natin? Mga driver naman natin. May mga pamilya din yan na pumapasok. Para masigurong ligtas ang mga PUV, patuloy ang operasyon ng LTFRB laban sa mga kolorum na sasakyan. Kung sakali po wala po silang maipresenta, that will be considered out of line operation. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Good news naman mga kapuso sa mga naghahanap ng trabaho, pagkakataon nyo na maging bahagi ng GMA Network. Naghahanap po ang GMA Network ng mga top caliber applicants para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sinumang interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang number one network in the country. Ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Tatlong turista na hulihan ng pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng mahigit sa 1.9 million pesos. Tutukan sa report. Arestado ng pinagsanib pwersa ng PDEA at PNP ang tatlong turista matapos mahulihan ng pinatuyong dahon ng marijuana sa checkpoint operation sa Sitio Malupa, Barangay Abatan, Bauco Mountain Province. Tubong Rizal ang tatlong na aresto. Nagkakahalaga ng mahigit 1.9 million pesos ang nakumpiskang ilegal na droga sa mga nahuli. Mahaharap sa kaukulang kaso ang mga suspect na wala pang pahayag. Arestado ang mag-live-in partner sa search warrant operation ng PDEA sa kanilang bahay sa Upper Dagsian, Baguio City. Huli rin sa operasyon ang kanilang umano'y parokyano. Mahigit isang buwan din daw na minanmanan ang ilegal na aktibidad ng mag-live-in partner na sa 34 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu ang nakuha sa operasyon. Nagkakahalaga ito ng mahigit 230,000 pesos. Ginagamit din daw na drug din ang bahay dahil sa mga nagkalat na paraphernalia sa loob. Wala pang pahayag ang mga nahuli. Natimbog ang 23 anyos na dating drug surrendery sa drug buybus operation ng pulisya sa Vigan City. Nakuha mula sa suspect ang isang pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu at nagkakahalaga ng 3,000 piso. Nakuha rin sa suspect ang 1,000 pesos na buybus money. Mahaharap sa kaso ang suspect na wala pang pahayag. CJ Torida, One North Central Luzon. Nakatira pa rin sa tent at container van ang ilang pamilya sa Barangay Fuerte, Kawayan, Ilocos Sur. Naghihintay pa rin sila ng karagdagang tulong mula sa kinauukulan matapos masira ang kanilang bahay sa kasagsagan ng Bagyong Egay. Nakatanggap ang ilang apektado ng financial assistance
sa National Housing Authority at tig 10,000 piso naman mula sa DSWD. Samantala, isinara sa mga motorista ang Rojas Bridge na nagdurugtong sa Bantay at Vigan City upang bigyang daan ang pagsasaayos matapos mapinsala ng nagdaang bagyong Egay. Inaasang matatapos ang proyekto sa huling linggo ng Setyembre. Nasakit may tinakim yung mga kuma magkikita may timbalay. Ori ba silang kung mga tulong mam tamay pasimpami may lasiyot timbalay mi. Samantala, no sailing policy ipinatupad simula ngayong araw sa Cagayan dahil sa banta ng bagyong Goring. Tutukan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Maghapon na maayos ang lagay ng panahon sa Cagayan, pero sa kabila nito, nagpatupad na ng no sailing policy sa mga baybayin dahil sa umiiral na gale warning bunsod ng banta ng bagyong Goring na inaasahang mararanasan ng epekto sa probinsya Sabado ng hapon. Kasabay nito, isinailalim na sa areas of immediate concern ang 10 mga bayan na unang maapektuhan sa oras na maramdaman ang epekto ng bagyo, kabilang dito ang mga bayan ng Baggao, Bugay, Gonzaga, Santa Ana, Santa Teresita, Apari, Gataran, Lalo at Calayan Islands. We are more concerned dito sa Puga and Calayan dahil dito naman siya dadaan. Sa ngayon, nakadeploy na ang mga rescue personnel mula sa Philippine Coast Guard at AFP sa Calayan Islands. Sa lahat ng airports natin, even yung national government agencies natin at NGOs, nandun sila. Nakahanda na rin ang mga floating assets ng probinsya. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.